Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, the dental architect. Ang anak nyo ba ay may brown-brown sa ngipin? Kulay itim? O pudpud na pudpud na? More or less, meron na po siyang early childhood caries. Tinatawag rin po itong bottle feeding syndrome or nursing bottle syndrome. Tinatawag na early childhood caries pag may sira na ang bata pag ito ay nasa 6 months pa lang hanggang 5 years old. Sabihin, masyadong maaga siyang nagkasira sa ngipin. Una, alamin po muna natin kung bakit nagkakasira ang ngipin. May apat na dahilan kung bakit nasisira ang ngipin. Ang bakterya, normal naman po na nasa bibigyan. Okay, kahit mag-mouthwash kayo ng mga sinasabi ng 99.9% bacteria-killing mouthwash, okay, mapapatay niya, pero mabilis lang din ito babalik sa normal. So, lagi naman po may bakterya sa bibig. So, normal lang po yun. Ang problema, pag pinakain natin ang bakterya, dun siya magiging masama. Pag pinakain natin siya ng mga matatamis, ng mga carbohydrates, yan. Pag kinain nila yun, ang mag-iiba siya, maglalabas siya ngayon ng asido. Kaya yung asido, kakainin na ngayon yung ngipin. Mas matagal sa doon, mas sinisira niya yung ngipin. Okay, eh, syempre, kung paano kung mababa ang calcium or nutrition ng bata, yung ngipin hindi ganun katigas, so mas mabilis siyang makakain. So ngayon, alam na natin kung ba't nasisira ang ngipin. May apat na level ang sira ng ngipin. Pinakauna usually is very mild. So nag-uumpisa ito, siguro 6 months to 20 months ang bata, ang baby. Okay? So wag naman sana 6 months, sabihin kakatubo pa lang ng ngipin, nagkaroon na kagad siya na sira. Sabihin, sobrang taas ng sugar na pinapakain niya sa kanya. So usually 10 months, yan, mas madalas 10 months siya nangyayari. Ito ay nagkukulay chalky white. So pag nakita nyo ang ngipin ng bata na chalky white na parang ganito, ibig sabihin may asukal or mataas na asukal lang napapakain nyo sa kanya or poor oral hygiene, meaning kulang sa linis ang ngipin ng bata. Pero huwag kayo mag-alala, pag ganito pa lang ang kaso, reversible pa po ito. Ibig sabihin, pwede lang kayong pumunta sa dentista, lilagyan ng dentista ng high fluoride, ibig sabihin mataas na fluoride. Pag niligay niya po dito every 3 months, mas medyo mas madalas, malaki pa po ang tsansa na bumalik sa normal ang ngipin. Kasi ang itsura na chalky white ay unang senyales na nasisira na po ang ngipin. Siyempre, kailangan mag-improve din ang oral hygiene. Kailangan, pagkatubo pa lang ng ngipin ng bata, nililinis na po natin. Pwede tayong gumamit ng finger brush or pag masyado pang bata, pwedeng bimpo lang para lang malinis po ang ngipin. Pag hinayaan po natin to, hinayaan pa rin natin hindi linisin yung ngipin ng ating baby, pinapatulog natin ang bata ng may gatas, okay, napakasama po nun, mapupunta na po tayo sa mild. Ang mild po, medyo nagkukulay brown-brown na yung ngipin, ibig sabihin, kinakain na po yung enamel o yung labas ng ngipin. Pag ito po ay nakikita nyo po madalas sa harapan, itong apat na naunang ngipin, more or less dahil po yun sa gatas. Malaking chance na nasa gatas, or paminsan, pag pinapakain nyo siya ng matatamis, pero madalas pag itong apat sa harapan sa taas, ibig sabihin madalas gatas ang dahilan. Ang gatas po kasi, opo, mabuti siya sa buto, nagpapatigas din siya ng ngipin, pero papatigasin lang niya yan pag nalunok mo na siya. Pero ang gatas kasi, meron siyang content na lactose. Sweetened milk man yan or hindi, meron siyang lactose. Ang lactose po is a form of sugar. Isang klase rin po siya ng sugar. Siyempre, dahil sabi ko nga sa'yo, sugar plus bacteria magiging asido. So dahil asido yon, kakainin pa rin po yung ngipin. Madalas po sa Pilipino, pinapatulog ang baby nang may bote sa bibig. Dahil po nakabote ang bata, bawat kagat niya, naglalabas ng gatas. So dahil yung gatas na yun dahan-dahan nilalabas, mas tumatamba yung gatas ng ngipin. Or paminsan nakakatulog yung bata na may gatas sa bibig. So itong gatas na to, dahil tumatamba siya sa ngipin, yung lactose sa kanya, kinakain ng bakterya, kaya uubusin niya yung ngipin ng bata. Kaya madalas, pagdating pa ng 2 years old, wala ng ngipin ng bata. So iwasan po natin matulog ng baby ng may gatas sa bibig. Pag hinayaan po natin, tuloy-tuloy tayo sa pagpakain sa bata ng gatas, pinapatulog natin na may gatas sa bibig, doon na po tayo mapupunta sa moderate. Ang moderate, halos brown na po lahat ng ngipin. Or paminsan may makikita na kayong onting black-black na parang black sa gilid, ganun po. At madalas nasa harapan. So, pag ganito kabilis, madalas high intake ng sugar, pinapatulog nyo ng gatas, pinapakain nyo pa ng candy, pinapakain nyo pa ng chocolate, tapos hindi nyo pa po tinututbrush, naku, napakabilis po nito, mapupunta lang po kayo sa moderate. Mapiprevent po natin to, syempre, kailangan tumigil sa bote. Sinasabi nga po nila, dapat tumitigil na ang bata sa pagbobote na may gatas at age 1 year old. Okay?
After 1 year old, dapat tama na ang bote, binabaso na po. Gagawa po tayo ng video na mas concentrate sa pag-iwas ng sira. Sad to say, mahirapan na po ayusin ng dentista ito. So madalas yung mga ganito, pinupulpotomy na po ng dentista. Medyo mahal yun at nilalagyan ng metal crown. So para makatipid po tayo at hindi tayo gumastos para sa mga ganito, nandun pa lang tayo sa mild, gumawa na po tayo ng paraan. Okay, pero pag nandito na po sa sitwasyon, may pag-asa pa naman po, hindi pa po siya kailangan bunutin, pwede pong gawa ng paraan ng dentista. Pag nasa severe na po tayo, ito po yung pudpud na yung ngipin ng bata. More or less, masakit man marinig, napabayaan nyo na po. Ang alam ko, mas madali ang magpatulog ng bata na may gata sa bibig kasi sasaksak mo lang yan, papatulogin mo siya, hayaan mo na siya. Pero hindi po ito yung tamang paraan dahil ito ay madali para sa atin pero masama para sa bata. Yun lang po, maiwasan nyo lang po yung pagbobote ng gatas. Pwede nyo pong palitan nyo ng tubig kung hindi siya makatulog ng wala ng bote. Kunyan, nasanay na siyang ganun, babaguhin nyo yung sistema, pwede nyo pong palitan ng tubig. Toothbrushin nyo po talaga yung ngipin ng baby. Pag dinototoothbrush nyo po, 2 minutes po dapat tumatagal ang pag-toothbrush dahil sinasabi nga nila, mas nag-activate ang fluoride pag tinototoothbrush siya for 2 minutes. Pag less than that, hindi masyadong activated ang fluoride. At pumunta kayo sa dentista. Pag pumunta kayo sa dentista, palagyan nyo na ng fluoride, hindi masama maaga mag-fluoride ang baby, wag lang malulunok. Iba kasi yung malunok, maapektuhan yung mga future teeth niya. Pero pag pinapahid lang naman po, safe naman po yun. Wala pong masama dun. Dalhin nyo po sa dentista kagad, nasa mild pa lang po kayo. Actually, dapat kahit walang problema, dinadala nyo po sa dentista. Gusto ko lang po ipaalam kung anong dahilan kung bakit nagiging ganito yung kulay ng ngipin ng bata. Hindi po ito dumi, sira na po talaga siya. Hindi po tumansya, sira na po talaga siya. Antayin niyo po yung susunod na video para malaman niyo po kung paano maiwasan yung mga gantong scenario. Kasi hindi po tayo ang kawawa kundi ang bata. Ako po si Dr. Arky De Leon, the dental architect. At lagi natin tandaan, ang ngipin ni baby, nakasalalay kay mama. Maraming salamat.